But sa side sa provincial government, sa municipal government, kay Luoy kayo ang pamilya sa biktima, especially mga anak na habilin. Yes. Feeling nila murag paunsang may mabuhi, wala namong inahan, no? Mao nang ilahang dakong pangutana. Nabay financial assistance o pwede unsay matabang sa ato ang gobyerno sa ilang pamilya? Opo, of course. Mahal na mahal ni Governor Nancy Katamco ang mga healthcare frontliners. Amo na iyang ginabisita gid na. Disigurado gid niya nga number one during the dry run program ang mga healthcare frontliners. Kanunay na lang ma-COVID usually sa Cotabato province. O sa iyahang healthy nga project, letter H stands for health. Amo na ang ato ang BHWD nato kalimtan, na-activate na, na-inform na ang PSWDO kagahapon sa immediate assistance na akita. Mm. And then sa ato ang moderate term and long term assistance, kaya naapod tayo ikahatag sa ato ang pamilya. Likewise, nagpasalamat kami sa gihimo nga lihok ni Vice Mayor Gigi Katamco. Kaya kagahapon pa lang iyan ang gitutukan ang problema, dili nato kalimtan ang serbisyo og sakripisyo nga gihatag ni Mrs. Salimbag atong tabangan. Oo. Ang iyang pamilya nga nabilin. Kay pila lang ang honoraria nga ginadawat sa mga BHW nato? 500 ba? 1,005? Actually, sir, volunteer lang na sila. Tapos gika si Governor Katamco gisaka lang gyud gikan sila lang, gidoble lang niya, but nevertheless gamay ra gyapon ang honorario mga ginahatag sa ila. Board, salamat kay sa higayon na finally minsahay nimo sa katawhan, especially sa mga nagaduha-duha karon nga magpaturok og bakuna. Sa Norway, adunay 24 nga namatay tungod sa Pfizer nga vaccine, so nag-stop pod sila temporarily dito, but after 2 weeks nga nadetermina nga sakit di ay nila ang nakapatay og dili ang bakuna, padayon na pod sila sa vaccine. Normal gid na nga makulbaan mo sa karon. Padayon na alamin po ninyo ang tamang impormasyon, pwede magtanong sa akin sa DOH sites, maraming Facebook pages sila. Alamin po at basahin at panoorin lahat. Busisiin ng mabuti, but my final recommendation is, tulad ko na nabakunahan, mas maganda na matakot ka sa virus at huwag kang matakot sa bakuna. Ang bakuna ay nakapasa sa stringent standards. Wala pang namamatay sa mundo directly because of the vaccine. It is free, it is safe, it is effective. Magpabakuna po tayo. Thank you so much, Board. At sa muli, magandang umaga po. Mga katinig, inyong nga nabati si Board Member Philbert Malaluan na kalabot ni ining nahitabong pagkamatay sa usa ka barangay healthcare worker in town. Pilar ay honoraria in town, no? Voluntaryo lang in town ang ilang ginahimo. So, siyempre, kinig si Ginang Clarito ang iyahang huna-huna nganong nagpabakuna una para maprotektahan ang iyang pamilya o siya batok sa COVID-19. Pero mao lagi na after 3 days nga human na gitagaan o kining vaccine, giatake sa iyang sakit. So under investigation sa kasamtangan ang iyang kaso, no? Kaya ginalantaw kung doon na ba'y relasyon sa gihatag sa iyaha nga posible nga nakapatrigger sa iyahang atake sa iyahang high blood. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Lisod yun ning iyahang sitwasyon. But anyway, dili punta ang ngayon mahadlok sa bakuna kay ngano. Kung tanawon nimo ang ratio sa kadaghang gibakunahan, pila ba ang mga namatay, no? Katulad gyud susama sa nitabo sa Norway. Mas importante gyud nga mabakunahan kita. Kana dapat yun da natong i-maintain, kung doon na tayo maintenance ng mga tambal, dili yun na dapat kalimtan. Dapat yun na kanunay nga tumaron, labi na kung doon ay high blood, no? Kining high blood manggod mga katinig, grabe ni ka tridor nga sakit, no? Susama po ni sa sakit sa kasing-kasing. Abini mo, okay ra. Taod-taod, kalit tayong musipa, no? Nga na ka-tridor ng naasoy nga balatian. Busa mga katinig, wa kita mahimo kung moingon ni sila kini pamaagi lamang tanan, gitakda na ang tanan nga mamatay ang tao, wa pagani gipanganak, gitakda na kung kano sang iyang katapusan. So mga pamaagi, no, mo nay dapat din ato kahadlukan pod ang mga ginahimo nga lakang para mabatukan kining mas grabe nga kadaot nga ginahimo sa COVID. Kay nasayod ba mo mga katinig, daghang kayong mga mayor karon ang nagpositibo sa COVID-19. Doon na pa'y Mayor dito sa Manila ang namatay tungod sa COVID-19. No? Si Mayor, sa itong tawag itong, aha, okay,
Pati itong mayor sa Marawi, naigo po sa COVID, no? Nagpositibo po sa COVID. Si Erap, naigo po sa COVID, mga katinig. Gidagan sa ospital tungod kay naigo sa COVID. So, daghang mga mayor karon ang nagpositibo sa COVID-19. Pero but anyway, doon na kita'y good news. Tungod kay niabot na kagahapon, ang katong sa kamilyon nga doses nga Astra nga bakuna gikan sa China katong Sinovac o Sinovac, no? Niabot na mga katinig diri sa ato ang nasod. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ang importante kanunay ato nga paligunon gyud ang ato ang immune system. Daghang kita pwedeng himuon healthy lifestyle ug apilan sa pagtumar sa mga food supplement labi na ning Yaki Herbal Capsule. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit ba? Niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga negative ang daw resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, B3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds, ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, busa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinapawan Branch. Makitaan kini sa Jubilings Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City. In front of Almendras Gym beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Balatian Impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan mas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabag stag asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pagkana o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako ug maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan.
ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:28 na, mga katinig, ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Atong padayon nga ginapaningkamutan ng makahistorya ang pamilya sa ato ang barangay health worker nga nipanaw na si Ginang Emily sa Limbag. Unfortunately, wa pagyod, ipagyod mo kontak ang ilahang number, no? Naka-istorya kagahapon. Problema lang kayo ang signal mong bukid ng ilahang lugar. But wag yan po kita nawadan o pag-asa, mga katinig, atong makahinabi kini. Samtang sa Picas Bahin, nagpadayon ang ginahimong food summit karong adlawa, no? Diha sa may kining food summit activity gihimo sa Coronadal City. Kung diin, mga gilain-laing mga head of offices, organization o mga negosyante diri sa probinsya sa Cotabato ang ni-attend, especially ang mga naasa sektor sa agrikultura, no? Nag-attend sa naasoy nga food summit. Si Director Mangele naka-schedule, unfortunately nagaring lang sa gihapon. But anyway, importante kining food summit, mga katinig, kay diri gihisgutan. Importante kini nga itong nga nahisgutan, mga katinig, kay pagsiguro nga doon na kita enough nga supply sa pagkaon, no? Bisan pag kabalo kita, nga luoy itong mga mag-uuma kay sila number one nga apektado sa dula, sa presyo, sa mga palaliton. Importante nga masiguro doon ay enough nga supply sa pagkaon. Nasa linya sa itong komunikasyon si DA-12 Regional Director Arlan Mangelen. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapa. Hi, Loy. Good morning. Opo. Good morning sa listener ng Joy FM, Kidapawan. Oho. Sir, ginawa kahapon, ano, yung food summit. Ano ho yung mga pangunahing nga pinag-uusapan po bilang paghahanda na meron tayong sapat na pagkain dito sa ating rehiyon? Well, unang-una, Loy, no? Ini-empower natin mga farmers and fisher folks natin, ano? And secondly, empowering our farmers and fisher folks is prelude to meron tayong resilient and sufficiency ng supply na meron dito sa Region 12, no? Of course, yung ano yung nakapokus ng mga commodities na kinakailangan natin. Like for instance, rice, corn, and other high value na mga crops po natin. Pangamdaton yung coffee, yung cacao, yung banana, yung mango, including that of yung meron tayong sa livestock, especially sa swine. So these are actually the commodities wherein nakapokus yung ating regional food summit na regional food security summit. So along this line, tinatawag natin yung ating mga partners, yung mga stakeholders, including yung mga ibang line agencies na kag-convergence natin, like for instance DTI, TESDA, GAR, yung DSWD, DNR, and other na mga bureaus and attached agencies na meron sa Department of Agriculture. Simply to strengthen yung ating mga yung plans and programs natin related sa how to attain yung tinatawagan natin na ini-empowered natin yung mga farmers and fisher folks. Yun. Ito yung basically ang rationale ng ating regional food security summit, Loy. Uh-huh. Yeah, ang isa sa mga pangunahing concern din ng mga magsasaka natin ay maliban sa mapaganda yung kanilang ani, maparami yung kanilang ani, yung market naman. Ibig sabihin, yung bilihan ng kanilang mga produkto ay napakamura. Ano po yung tulong naman na ating maibigay para sa kanila? Of course, aside from yung i-cut natin costing nila sa yung from that of yung costing from
preparation, planting, and reproduction, ano. Gumagawa tayo ngayon ng mga steps tulad halimbawa ng yung pinapropose natin na food hub terminal. Aha. Meron tayong regional food hub terminal na propose, ano. Maybe someday may construct natin ito dyan sa may Tupi. This will be the answer sa mga ganun na mga problem ng ating mga kababayan, ng mga producer, growers, or itong mga farmers natin and fisher folks. Dahil sa food hub terminal, kinikater niya yung pangangailangan ng ating mga kababayan from that of yung area na kung saan sila pwedeng mag-converge sa lahat ng itong mga farmers producers as a part of form of their marketing na locally. Then from there, magkakaroon sila ng processing. Meron tayong processing and of course, with that application ng value chain concept sa kanila dahil doon sa tinatawagan natin na patuturuan natin sila yung nilang processing. But including paano nga ilinkage sila sa mga financial na mga institusyon natin, paano natin gagawa ng strategy ang kanilang marketing dahil doon sa mga after processing, gagawa tayo ng mga packaging nila paano ito madala sa ibang country. So, ang ginagawa lang natin dito is yung kailangan lang natin ma-sustain yung programa and eventually sustain natin supply na locally na demand. From there, yung mga surplus natin, or I mean yung mga in excess of that yung what is needed in local na, na market po natin, ay pwede natin ito siyang gawin for exportation purposes. Ayun, oho. At least sa pamamagitan nito, mapagaan man lang ano, ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Kasi nakakalungkot, sila yung nagpo-produce ng pagkain pero sila din yung nahihirapan at bumibili pa ng pagkain para sa kanilang pamilya sometimes. Ito yung nangyayari. Tama yan, Lloyd. You know, sad to say na actually ang programa ng Department of Agriculture, ito, I'm so happy to inform the public na actually, nag-start lang talaga sa time ni Dar ang magandang mga programa at vision ng Department of Agriculture. So, taking all those number of years before, na nandiyan na yung Department of Agriculture, pero slightly, maybe, meron din sila mga programa, but that's actually not sustainable. Hindi yan ang ginaman siya talagang nag-link doon sa ano yung problema ng ating mga farmers. That is the main reason why we're still suffering from that problem. Na meron tayo yung problem. Na hindi na-address yan noon. Ngayon, we are actually addressing it. When the good secretary himself made these kinds of strategies, yung therapy strategies and paradigms to address that problem na meron nakita doon sa mga previous na mga administration. So, kung titingnan mo, ang cycle ng kanyang panunungkulan is more than 1 year pa siya, mga 2 years pa lang siya. So, ang budgeting naman kasi natin every year. So, sa programa, kailangan mo ng legislative support. So, kailangan ng ganun. Pero ngayon, accepted naman sa Congress na talagang very supportive sila sa DA ng mga plans and program. Naglasag din po ba ng time frame ang Department of Agriculture kung hanggang kailan makikita yung epekto ng ating mga ginagawang hakbang ngayon despite sa mga pandemyang dumarating at mga pagsubok sa ating mga magsasaka? Well, kung titingnan mo, naging effective naman yung ating mga programa dahil despite na may pandemic na talagang situation is abnormal, ang economy natin nag-evolve siya through agriculture sector. Ibig sabihin, naka-standstill ang programa at proyekto ng Department of Agriculture despite na mayroong COVID-19 na talagang totally nag-wash out ng ating mga kabuhayan, nag-wash out ng mga marketing linkages natin, nag-wash out ng possible na mga dapat na gawin ng ating gobyerno. So the department itself, nandito siya, nagkaroon siya ng mga chances, opportunities para ma-deliver pa rin ang kanyang mga programs through strategies na ginawa ng ating ng ating good secretary. Aha. Doon po sa mga tinamaan ng ESF na mga nag-aalaga ng baboy sa probinsya ng Cotabato last week, ano, after ng ating interview, na ipamigay na rin yung indemnification program na financial assistance para sa mga hog raisers na pinatay yung kanilang mga baboy. This time, pwede na ba sila mag-alaga ulit, sir? Meron tayong programa related din sa mga tulad halimbawa ng repopulation. Meron tayo niyan, ano? At saka yung mga tinatawag natin na bantay barangay, yung bye-bye natin sa ESF, ano, sa barangay level. Yung ating mga
programa related sa paano sila magkaroon ng insurance from our PCIC, yung tulong ng ACPC na dapat gagawin para sa kanila. Yung gagawin natin na intensify natin yung campaign against CSA for every boundary ng ating rayon. Uh-huh. Yung subsidy na pinanimigyan natin sa bawat local government through the effort of their effort, yung manning the checkpoint, ano? Meron tayong binibigyan ng mga spray and medicines as well para lang talagang ma-insure natin yung protection. I mean, ma-contain and ma-control natin ang pagpasok talaga ng ASF dito sa entire region. For uh-huh. now, wala naman tayong mga positive na mga cases ng ASF sa entire uh-huh. region. Despite of the fact na meron pa rin mga umugong ngayon na meron mga process port na pumapasok sa atin, pero so far, hindi naman ito nakaka-contaminate dahil yung iba, nahuhuli ng ating mga itong enforcement natin na manning the checkpoint. Kagaya nung nangyari sa Tupi at sa Jensan. Pero doon po sa mga nag-aalaga at gusto mag-alaga muli ng baboy, sa mga tinamaan doon dati ng ESF, pwede na po ba sila mag-alaga uli? Yeah. Opo, kaya yung okay. sinasabi ko nga, kasi meron nga tayong repopulation. Eh. Okay. Ibig sabihin, yung repopulation is actually applicable sa mga commercial na mga farms grower natin, ano? Mm. But nevertheless, ay yung mga backyard natin ng mga grazers, pwede na sila mag-alaga din. Dahil nga po, nawala na mga recently na declared na ASF contaminated na area. Ayun, opo. At least na malinaw po yun, Director. Thank you so much po sa panabinigay ho ninyo sa aming programa. Baka may dagdag ka pang impormasyon na ibig pong iparating sa ating mga kababayan, especially sa ating mga magsasaka? Well, opo, I'm taking this opportunity to announce to our mga kababayan na ang regional food security summit po natin ay intended really paano tayo makakrap up ng magandang baseline data and mga proposals for our plans and programs na towards paano matin ang masaganang ani at mataas na kita para sa ating mga kababayan. So, on that note, gusto ko lang ipinapabo sa ating mga kababayan na ang Department of Agriculture under sa leadership ng ating good secretary ay it's a working department. Ibig sabihin, kung kinakarangan 24/7 itong magtatrabaho, gagawin ito ng Department of Agriculture. Para lang, ma-attain natin yung vision na ma-empowered natin na maging prospero sa ating mga farmers and peace of folks. Yun lang, Kaloy, at thank you very much sa opportunity rin. Opo, maraming salamat po, Director, at sa muli, magandang umaga po. Yan ang makakinig. Opo, thank you so much po. Si Director Arlan Mangilin, no? Kalabot ni ining gipahigayon nga food summit kung nga diin ni attend ni mga katinig ang ato ang mga kaigsunan ng mga mag-uuma gikan sa probinsya o guban pang mga sektor sa pang-agrikultura, no? Kay importante kaayo mahanay ang katong mga recommendations usab sa ato ang mga mag-uuma, no? Aron mapapinawon po sila unsang pwedeng buhaton kay sila man ang naka-hands-on, sila'y nakabalo unsay mga dapat nga ipatuman nga proyekto o programa alang kanila aron na masiguro nga gwapo o nindot ang ani o ang ilahang nga kita. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:40 na mga katinig ang atong oras. Ayo kalintiha ang pagpatumar sa Kiniyaki Vitamin sa inyong mga anak para protektado sila kanunay. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang ihang pagpatumar sa Kiriyaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil nakaroon niya basta ng taon mabustos na ang taon. Yan ang Kiriyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sa yun ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet, tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itya naga-aper sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako may experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pagpatumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon din siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Ano ulian ko sa gutok yung nawo ko? Burot na. Burot ang nawo ko. Kaya kay to lagi mo daghan tambal gyud yan. Isang tambala sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox gyud para sa mga beginners. Paig.
kids ya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang Agri-Vet Store sa inyong lugar. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:43 ng atong oras. Good morning sa itong mga tigpaminaw. Oy, happy happy birthday kay Jacqueline Saladan na Solomon sa ihang birthday today. Oo. Reaction ni Lord Jane na Mapansan na Bundan. Ingon niya, good morning tinuod jud kay isa ko nga naay sakit sa kasing-kasing kalit-kalit ra jud. Reaction niya dito sa tuang interview kaganina no, nga ako nga diin ang mga killer kayo nga mga sakit. So sama sa high blood, sakit sa kasing-kasing, kalit na sila mong atake, abi nimo okay ra. O inga nakatry do nang naasoy nga mga sakit. In fact ang akong father mao gyud kamatay atake sa kasing-kasing no. Dunay MI, myocardial infarction. Mao to gyud nipatay sa iya ha. Good morning sa mga naka-online. Kay Annabel Ku, kay Mila Pagsak Paanod. Yeah, good morning. Thank you so much. Ug sa tanang mga nagapaminaw ning atong programa. Mga katinig sa Pikas Bahin. Diha sa lalawigan na sa Maguindanao, padayon na kining nagakahitabo nga rido no, tali sa mga supporter daw sa usa ka politiko diha sa Talitay o gaingon man ang mga residente. Doon na actually agreement nga nahitabo nga gipagkasundo na no. Kining mga magkaaway nga pamilya apan na unsang hitabo na hitabo na pud ding panagsangka nitong nga nilabay nga semana og hangtod karon nagapadayon kining atensyon. Wa pagyapon na nanguli ang mga residente sa duha ka mga barangay nga ilang giyaan. Kining sa may parte sa Talitay ang barangay Pagida o Gadungan. Sumala ni Barangay Kagawad Bandi Watamama. Niadtong nilabay nga Marso 22 no ang iyang pag-umangkon nga 16 anyos nga binatilyo namingwit ra ni diha sa may naasoy nga barangay unya ni abot ni siya sa pagpamingwit dito sa lugar kung diin adunay mga armado nga supporter sumala pa sa politiko unya gipatay para kag bala ang binatilyo nasuko ang mga miyembro sa pamilya alangan no. So mo na nitabo diha mga katinig karon na makwit ang daghang kayong mga residente tungod sa naasoy nga panghitabo. Samtang sa Pikas Bahin usab sa dakong bahin sa Maguindanao wa pagyapon ang uli sa ilahang mga panimalay ang libuan ka mga namakwit nga mga pamilya tungod usab sa natigayon nga military operation clearing operation batok ngadto sa mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Alas 6:45 na ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o kadunay po nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Ang Yaki Oil Yaki Capsule naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya. Bisa tiguwang na kasi lang yapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika.
Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Maya pa si Kwan. Nakatulong na kalawan. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kaduleng igong energy ug mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C? Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis, o oh, magbata, mag-fair, walang maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:50 na mga katinig ang atong oras. Nasayod ba kamo nga dunay duha ka provincial director karon ang Department of Agrarian Reform o kining DAR Provincial Office sa probinsya sa Cotabato. Nilingkod mga katinig ang bagong gibutang nga provincial director unya si provincial director Anthony nag-apila sa DAR secretary nga adi sa hawaon sa pwesto no. So unsa ba nitabo nganong gibutangan man og bagong director ang provincial agrar reform office. May mga balita kita nga nadawat murag dunay politika sa nasing pwesto. Anyway, ana ginas gobyerno mga katinig no. Samtang sa pika sa bahin, unsa bay mahimo sa tuang highway patrol group para mapunggan kining padayon nga mga nagasaka nga kaso sa vehicular accident. Nadtong nilabay nga mga adlaw sunod-sunod ang ilang pagpanako. Makita ninyo mga ang mga motorista na adaplin sa kadalanan. Basta nagawa na gayon na nagpadaga, nagpadaplin gani na sila, dunay dakop nga nagapanghitabo, no? aktibo karon ang Highway Patrol Group sa ilahang operasyon batok sa mga unregistered o mga kolorum nga mga sakyanan. Unsa bay balita karon sa ilahang gipahigayon nga activity, dunay na bay mga nadakpan nga mga carnap vehicle kay taas usab mga katinig ang kaso sa carnapping sa ubang lugar. Naasalin niya sa tong komunikasyon na si Highway Patrol Group Provincial Director Major Elmo Flores. Sir, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, Loy.
Mayroon ko sa probinsya sa Tindok. Oh, kumusta ka ron sir ang inyong ginapahigayon nga mga operasyon katong unsa tawag nini hiniusang operasyon na batok ka sa mga kulurom nga mga sakyanan o mga gituho ang mga carnap vehicle. Unsa update nini sir? Actually, sanay na sinusunod ng atong operations, no? Nakaschedule ni weekly. Actually, last week, nagkarbak ng operasyon together with the PTO Kinapawan o sa Midsayap. So, ubay-ubay ang resulta sa interventions na ito. Naano ba yung mga na-recover o na-apprehend ng mga suspected carnap vehicle? Wala pa? Last week, ang Bedsaya at MPS, doon ay di inversion to na usag ka na tulipap na chuler sa atong verification. Kanina yun, one shot na kita na ito na talon. Kaming butang din niya dito sa persona. Ang tag niya para ng bangko. Huwag kami siya ginakonsider natin sa limiteron. Dapat mo rin sa gitawa ng technical information. Kung ingani nga mga sakinan, unsan niya siya? Ang katong tag-iani, ginadakop po ba ninyo? Actually, ang maitaboan ni Settler ay ginabalik na ito sa Bingo. Ang uban namin, itong ginitay ng Oplaso, kay ato raglapon ay ginit sa ila, dili mo umidang ding ilang dos. Kay ang maitaboan ni, itang sa Bingo, hindi na nila bayaran, o niya ilapon ng ibig niya, Rosay, itrinda, daghan mo kung nagmodmas kay ang dati nito na sistema sa karnatin yun. Katong kita wag natin ng taktika ang karnatin. Ni-evolve na siya si Noy. Katong bukan sa taktika ang karnatin tutukan ng baril, positive ticket ng unit, ang karon na hitman sila nilignap ng sistema ni ang modus. So, kaning modus niya, kung tapos na ito, ang gusto ba nani, mura siya gligyan ba? Kay utango nila sa bangko. Kung natin na human, itakas na nila ni, din na bayaran ng bangko. So kung di natin matakdan ni, pagdaryo nila ng modus, looy po ng financing sa bangko. Wow, good, no? Looy po na makapalit sa wala nakabalo sa history sa sakyanan. Kay gapas niya, nindot ang klaseng sakyanan. Niya, nagipakita ng dokumento. Tinog na ba? May siyempre kaning oban, wala may kaibaban na mag-scrutinize ng papel, mudas magpampagin sila kay ang magbibabang yung mga banyo, baratura. So pa may mga indication kung saan may problema na yung masikyanan. Pero daghan ka din na nakakuha na ito, atong kababayan ng tempo ni. So, yung itabo, masayang ilang kwarta ng for how many years ang gihaguan. Kaya ang technicalities mo ka dami, Sir Noy, pagikan dito sa principal bureau niya, kasapasan ng unit, kanatanan ng mga transactions nila, puro na na-illegal. So, dito sa bukod ba? So, dapat yun ang mga mupalit og sakinan, i-verify usa sa inyong opisina kung kiniba hot car o dili. Tinood na, gina-encourage kina to nga og medyo tanaw nila langanin. I-verify kin sa tuwa ganaman tayo system ana o matabangan na itong verification po kung kanina mga sakyanan backward ang status ani. At basi makapalit aning mga products at technical garmating, so masayang ang atong ang atong finances ba. So kami siya pag-abot sa time na ma-verify na to at huwag din ibalik dito sa concern ng mga financing company sa mga bangko. Kaling mga daghang kayo mga surplus ng mga sakyanan ron sir nga ginabaligya,
nga wala pa rehistro gikan sa Japan. Unsang sistema ani sa mga gustong mo palit? Kasi usually pag abot na wala pa yung mga papers eh. Kinahanglan pa iparehistro. Advisable ba nga ang usa ka mo palit mao'y magparehistro ni ini o katong iyang gipalitan? Depende naman sa sabot nila Sir Loy, no? Kaya ang kuana na mga dealer usahay, at mga surplus dealer, may mga package po na sila nga sila gapa-registro. O niya mo ba ang pod kayo nag-negosyo po ng sakyanan, pwede po niya palito nila, o niya sila na po yung magparehistro, pahingan dito sa ila pong kliyente. So, may problema na siya kay naman tayong mga requirements sana. Namin tayo balaod na, covered na sa balaod. O gina-allowed na siyang marinyo for as long na makompleto nila itong mga requirements na gikan sa gawas. Ah, oh, okay. So, usually, kay daghamang good na naka-display ang bisang asa ng mga daplin, no? Dresdak bayan sa ubang pang lugar ng mga minivan nga baligya nga surplus gikan sa Japan. So, unsay ma-advise nato sa mga mupalit nini? Unsay ilang dapat nga buhaton? Maraming mga unit, Sir Loy, nga gibawal na parehaning kwan. Kaling kung dapat bitaw o sana sa gibawal. Oo. Nakimumungod ng kaso dito sa kumpanya sa Honda. Before, unya, murag, gibawal na siya. 2014 onward, di na na siya pwede nga matagaan o restro. So, nagugat nilang kaso sa Honda Just, di ba? Yes, Sir Loy. Nagkaso na sila o niya. Murag na i-verdict ang court na ito, ana. Muna nga 2014 onward, bawal na gina siya nga i-restro. So, ang mga importers na ito, ana, ni kuan ana ni reference sila kuha ng mga units kay maabot rin sa atong lugar di naman ko na pwede nga i-renew na to sa kuan. So katong mga naka-rehistro na pwede pagyapon sila ma-renew. Katong na-rehistro siya nga bago ng 2014 wala problema to gina-renew sa LTO na siya. Ah, okay. Kay base mawindang po itong, mabalaka po itong mga nauna nang na-rehistro nga mga Honda Fit, no? Kay kadaghanan mong good niini, mga surplus gapon, pero doon nakita nga nagadagan, pero registered pagyapon ang nakabutang, wa pa kayo ihang plaka yun. Yes, Sir Loy, tinood na. Katong nauna nga may mga papel na wa may problema to. Ma-renew mo na siya. Padayon to sila, pero sa napansin na to, murag gamay na lang ng mga units karon. Wa na may kuan na ang dagan karon katong mga surplus nga gagmay bitang nga ban nga Suzuki. Oo. Kanang transformer mga, mo nila. Transformer, ilang tawag nila transformer, no? Mga minivan. Oo. Sir, usa ka butang na lang. Unsay pwede na itong mahimo? Kining pagtaas nga kaso sa vehicular accident karon, especially sa probinsya sa Cotabato. Yes, Sir Loy, no? Atong ginapadayon, ginarimay ng atong motorista na mag-amping kay labi pa karon nga si Gigi at Pugulan-Ulan. Labi pa kami may basa ang karsada. Amping kita. Kay ang desgrasya din, magiging na itong magkwani siya. Muna nga ato bitaw ginatahimang luhan yun nga ang atong mga drivers dapat mag-a-possess kasi nag-lisensya kay og na ay lisensya ang presumption na ito diha nga niagyo gini sila ganing seminar sa LTO, defensive driving. So, kung mag-map yun kita aning dalan, na makalikay ta aming mga vehicular accident. Sir, salamat yun kayo sa gayon nga gihatag nimo ni atong programa og maayong buntag po. Maayong buntag sa Sir Loy og maayong buntag sa tibok na North Cotabato. Thank you so much. Mga katinig inyong nabati si Highway Patrol Group Provincial Director Major Elmo Flores kalabot sa padayon nga pagpaningkamot nga tanang mga sakyanan, no, maparehistro. Lisod bitaw mo biyahe mga katinig nga dunay kulang ang imuhang sakyanan. Ma-atrasado gyud ka sa imuhang pagbiyahe og kining campaign. Importante pod nga kita nga mopalit og sakyanan aron di masayang ang kwarta, tukion usa ang mga dokumento. Kini ba
labi nag mga second hand, okay lang dito sa mga brand nyo, pero buslot po ang bulsa, no? Sa mga second hand, mga sakyanan mo, na importante nga ang dokumento yun, mga katinig. Alas 7 na, alas 7:01 na itong oras, wanay igong oras, musunod na itong alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw, akong partner na si Kabong Ponyo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise.